Cavite, kung saan makikipiesta tayo sa Cavite mismo, sa karangalan Nuestra Señora Soledad de Puerto Vaca, no? So nakasakayan tayo dito sa bus dito sa may Santa Cruz. Siguro maya maya lang paalis na ito, no? Hopefully makarating tayo na maaga para at least hopefully malapitan natin yung Birhen. Tanong kung paano pumunta doon sa Cavite. Dito sa, kung alam niyo, sa may Santa Cruz, Maynila, dito sa may Carriedo, no? Sa may LRT. Pagbaba niyo doon, tawid lang kayo dito sa may pupunta ng Santa Cruz Church. Dito. Dito may mga bus na naghihintay papunta ng Cavite. So, para makapunta kayo doon, bababa kayo sa may, bago tumawid ng SM Bacoor. Bus doon, meron na doon mga sakay ng yung mini jeep o yung jeep na tinatawag papunta ng Cavite City. So yun, video tayo maya. Tuloy-tuloy ang ating pilgrim at ang next destination naman natin ay ang Dambana ng Reyna ng Cavite. So ayan, nakaalis na yung bus, paalis na kami, 5:51 umalis yung bus doon sa may terminal. So siguro ang sabi sa akin 1 hour and 30 minutes yung biyahe papunta ng so siguro estimated ko nito mga 8 or 9 na makapunta doon. No, hopefully maabutan ko si yung kaibigan natin doon, no? Aabutan natin noong Exvoto para doon sa Arbery sa dito. Tayo sa may Bacoor, no? Malapit sa SM Bacoor. At dito tayo binaba ni Kuya kasi nga daw dito ang daanan ng mga jeep na papuntang Cavite. So, tara, sakay na tayo. Sakay na tayo. Medyo sarado pa yung mga establishment dito, guys. Pero ang ganda ng araw. So, tara. Lakad muna tayo ng Ben. Medyo onte. Actually guys, hindi na to bago sa akin itong papunta ng Cavite City kasi nakapunta na rin ako dito at medyo ilang taon na rin yun napunta ako dito at nag-pilgrim. Pero ngayon yung first time kong sasama sa or makikifiesta sa saktong fiesta ng Birhen ng Soledad ng Puerto Vaca. So ayan, lakad lang tayo ng onti kasi banda doon yung alam kong sakayan eh, hindi dito. Tara. Ting 6:24 nandito na tayo. Ang tansya ko nito baka mga 7-8 nandito na tayo sa simbahan natin, guys. Ganon. Yan. Pagdating natin ng SM Bacoor ay sumakay na tayo ng baby bus papunta ng Cavite. Dito ay madadaanan ninyo ang ilang mga historical landmarks dito sa Cavite. Una na doon ay ang tahanan ng unang presidente ng Pilipinas na si Emilio Aguinaldo. At ang dambanang laan kay Maria Magdalena, mas kilala nila dito bilang Nana Denang. Nandito na tayo guys sa may Cavite City and naglalakad tayo papunta dun sa simbahan. Medyo malayo pa daw sabi ni Manong pero okay lang, at least exercise. Ang aga pa naman rin kasi yung ibang stall pala dito sarado pa and siguro mag-almusal muna ako dahil sobrang aga nung punta ko dito, sobrang excited eh, no? Pero ganyan pa man, at least makakapag-video tayo na maaga dun sa simbahan, maaga tayo may kifiesta. Well ayun, nakikita ko na yung bell tower. 2 hours almost ang biyahe natin mula Maynila papunta dito sa Cavite City. Since wala namang traffic at maaga tayong umalis sa may Santa Cruz, Manila. Mula sa malayo ay matatanong mo na agad ang bell tower kung saan nakadambana ang mahal na Birheng Soledad de Puerto Vaca. At kapansin-pansin ang dami ng tao na nasa labas ng simbahan upang makiisa sa kapistahan.
Dito na tayo sa harap ng simbahan, dambana ng Birheng Soledad de Portavaga. Ayan. So ang dami pang tao dun sa harap. Ayun, no? Kaya siguro maya-maya pa tayo makakapasok. But siguro habang naghihintay tayo dito sa labas, bibigay ako muna ako ng onting history, no? Alam niyo ba guys na ang Cavite dati ay napapalibutan ng pader? Kasi yung pader na yun tinayo ng mga Espanyol bilang parang panangga sa mga dayuhan, at isa pa ay para ma-sort yung mga ngalakal, no, nung panahong yun. Kaya naging titulo niya ay Birhen ng Portavaga or Soledad de Portavaga, kasi dati ay nakita yung imahin niya doon sa Portavaga, doon sa pasukan papunta ng Cavite, yung Birhen, yung frame image. At doon sinasabi na nagkaroon ng apparition yung mahal na Birhen sa isang guardia sibil. Guys, maraming himala ang Birhen ng Soledad ng Portavaga. Apat doon ay nakatala pa sa kasaysayan. Yung una ay yung pagkakaligtas niya sa sunog ng kanyang kapilya dahil sa isang tama ng kidlat. Pangalawa, yung dati ay bumaha dito pero ang loob ng simbahan ay hindi nabasa, tuyong-tuyo siya. Pangatlo ay yung milagro ng isang Caviteño na pumunta ng Albay at hindi sila nakausad dahil sa baba ng tubig at wala hangin. Pero sa pamimintuho sa Birhen ay biglang nakausad sila at nakalayag dito. At yung tang-apat ay yung nagkaroon ng pandemya rin dito na hiniling ng Birhen na maiprosesyon siya, magkaroon ng kapistahan sa isang gobernador, at yun, nawala ang salot. So maraming miracles attributed sa Birhen ng Soledad. Regards naman doon sa imahe ni San Roque, kasi si San Roque rin ay patron dito. San Roque naman po ay napunta dito dahil sa isang galyon na nasira. Dati kasi ito nga ay napapalibutan, ang Cavite ay napapalibutan ng dagat. At dati ito ay talahiban, at dito sumadsad yung barkong kinalululanan ni San Roque. Dati kasi merong parang tradisyon masasabi na ang mga galyon ay merong patron na nakasakay, no? Doon namimintuho yung mga tripulante, masasabi natin. At nung sumadsad dito yung barko ni San Roque, binaba panaglit si San Roque, at nung naayos yung barko ng galyon, ay hindi na nila mabuhat pabalik si San Roque. So napagdesisyon na ng kapitan at ng mga tripulante dito iwan si San Roque, at dito na siya nagkaroon ng kapilya. At naging kalat yun dito sa Cavite, kinalaunan dito rin dinambana yung Birhen nung panahong nanggaling siya ng Maynila. Ayon sa kasaysayan, 1941 to 1942 ay pinasok ang Cavite ng Puwersang Hapon. Ang Ermita de la Soledad kung saan nakadambana ang Birhen ay tinatakan at ang imahe ay binasura, ngunit ito'y kinuha at dinala sa parting Maynila. 1942 Nobyembre na ipinagdiwang sa Quiapo Church ang fiesta ng Birhen Soledad de Portavaga. At taong 1943 to 1944 ay ipinagdiwang naman sa Manila Cathedral ang piyesta ng Mahal na Birhen. Ang ermitang bato ay nadurog sa pagbobomba ng Amerikano at Hapon. Kaya't ang imahe ng Birhen ay tinago muna sa Philippine National Bank. Taong 1945 naman nung ibinalik na sa Cavite ang Birhen de la Soledad at iniluklok ito sa San Roque Church. Guys, tinan nyo, yung kampanaryo nila, rinig na rinig. Pati ang taas ng bell tower dito, guys, look. Diba? Actually, kung doon ka galing, tanaw na tanaw yung bell tower nito. Tanaw na tanaw yung bell tower nito. Sobrang taas niya at sobrang laking simbahan. Actually, guys, dalawa ang piyesta talaga ng Birhen ng Soledad. Primera at segunda, kung tawagin. Yung primera, itong ikalawang linggo ng Nobyembre. Yung ngayon, at yung pangalawa naman ay yung ikatlo ng Nobyembre, na base kasi doon sa mga nabasa ko, yun ay alay ng mga magkakandila dito. Ang Birhen kasi ay minsan nang tinawag na inang nagkakandila, kasi primera fiesta marami nag-aalay dito ng kandila, no? Bilang pasasalamat ng mga nagtitinda ng kandila dito dahil sa taas ng bentahan ng fiesta, ay yung pangalawang fiesta ay laan pondo mula sa mga magkakandila. Yun yung nabasa ko, ha? Yun yung nabasa ko dito. So, dalawa. Kaso yung pangalawa kasi, pumapatak siya ng Kristong Hari. Kaya primera kami naan dito. So, may ilan tayong kaibigan, sasamahan tayo dito ngayon sa Cavite. At actually, hinintay natin sila dito sa labas.
So ayun na sila guys, pumapasok na yung mga, ang daming tao talaga. Paano kaya tayo makakalapit? My God. Pero okay, masaya to, masaya to. Ito naman ako sa kabila. So ayan, ito yung mas malapit at clearer view, malapit sa simbahan. So may naghihintay sa atin na isang kaibigan sa loob. Kaso ayan, naririnig ko yung bell, di ba? Ang ganda ng bell. So mahinintay kasi tayo isang kaibigan bago tayo pumasok sa loob. Medyo marami pang tao kasi nga piyesta. At syempre, tinaguri ang Reyna, Reyna de Cavite, ang birhen, no? Ang celestial na tagapagbantay ng mga Caviteño. So actually, itong birhen na to ay ginawaran ng canonical coronation taong 2017 ni Pope Francis, no? Guys, ang birhen ng Soledad ay nagsimula siya sa isang apparition. Tulad ng sinabi ko nga kanina, ang Cavite ay napapalibutan ng pader, no? Ang pinakakwento nito ay ganito. May gwardiya sibil na nagbabantay noon, kasagsagan ng bagyo yun, no? At habang nakatingin siya sa may sa karagatan, kasi nga dagat ng tabi nito, ay may nakita siyang isang halo o kaya mga liwanag, no, na palaki na palaki, papalapit ng papalapit, na akala niya noon ay mga mananakop. Kaya sumigaw na sumigaw itong gwardiya sibil, at kinalaunan ay bigla ito naging imahe ng isang babae na ang sabi nga ay parang sa Tagalog ay, bakit mo ako hinahamak, hindi mo ba kilala si Maria? So doon napagtanto ng gwardiya sibil na yung pala ay ang Birheng Maria, ito ay humingi ng kapatawaran. Kinaumagahan, pagkatapos ng bagyo, nakita ng mga mangingisda ang imahe ng Soledad ng Puerto Vaga sa exact location kung saan nagpakita ang birhen. At yun, sabi nga nung iba ay baka daw yung imahe na yun ay galing sa galyon na lumubog nung kinagabihan ng bagyo. Pero ang sabi nga nila, yun yung yung image na nagpakita doon. Ito naman tayo ngayon sa may, ayan, malapit sa bell tower. So alam nyo ba, ang Birheng Soledad ng Puerto Vaga ay maraming title. Siya ay minsan pang tinawag na inang nagkakandila. Pangalawa naman ay ang Reina de Cavite. Pangatlo naman ay ang Celestial and Patroness of Cavite. Medyo Spanish kasi yung title na yun, kaya hindi ko masyadong maibigay. Pero yun yung mga title niya. And Virgin with Thousand Miracles, kasi nga maraming inattribute sa kanyang miracle dito sa Cavite. Sir, nandito na Sir Maverick, malapit sa nagtitinda ng kandila, right side. Naka-white. Sige. Guys, ayan. Thank you po yan. Thank you. Mas mamaya na yung after ng bus. Okay, sige. Thank you. Pagpasok ko doon sa gilid ay may nagaganap pang misa. Kaya napag-desisyonan kong makiisa na rin. Pero after nito ay nakiisa pa rin ako sa isang buong misa sa karangalan pa rin ng mahal na Birheng Maria, Soledad de Puerto Vaga. Sa gilid, kasama ko yan si Carlo, pati si Luis. Kung ako magkakabit, for sure hindi ko abot yan. Ay, nakadamba na doon sa gilid. Pero yung original, siya bilang original, pag wala ng mask, doon siya nakadamba na sa likod nitong altar. Basta ayan, isang lumang nasa Reno rin. Naman ito, ayan sa taas, ayan ay exhibit ng mga imahe na Soledad. Pwede daw umakit doon. So akit tayo mamaya. Mga ilang minuto lang ay nag-start na ang misa sa karangalan ng Birheng Soledad ng Puerto Vaga at nakaisa tayo sa banal na pagdiriwang. Naiaalay na namin yung ex-bottle para dun sa Birheng. Nandito na si EJ, na lead si EJ. Ayan. So,
Tapos na yung mas, sumatad kasi kami ng mas. So, eto na. This is it. Ayan na guys, thank you. Ayan na nangyari natin. Thank you. Ay success na ikabit yung ex-voto doon sa Dirhen sa likod. Ayun. At nandito sila sa hapay. Papunta kami kasi sa exhibit ngayon sa taas. May exhibit kasi. So lahat ng mga imahe ng solidad sa iba't ibang parte ng Pilipinas na andun sa taas. Yung iba personal, private images, yung iba naman replicas. Yun. At napabless na rin natin yung chibi kundala, chibi ng solidad. Bit ko siya dito. So, nag-umatan mo na kami ng mask kasi kanina. So, dito daw pala guys, pupunta dun sa chapel. Saan? Ayun pala yung chapel. So, maya, punta natin. Try natin punta. Ngayon kasi aakyat kami guys sa exhibit area. Yay! Ito tayo sa taas. Ayun. Ang lawa. So ito yung ginamit ng Cavite. Nag-inspired sa Soledad ng Portavagan sa Galion. Mga personal. Ito yung sa amin sa Horoan. Ito yung sa amin sa Horoan Albay. Ito sa Dimalinga. Ayun sa Dimalinga. Siyempre ayun yung sa Cavite. Ito sa San Isidro. Oh, San Isidro. Personal replica. Oh, ano? Ay, chibi! Chibi! Soledad. Alam ko po, may regubeto na ganitong replica. Alam ko rin po, nagbebenta ng ganito ang replika. Masyalam. Ang ganda o. Oh. Ito yung stampita. Ang birhen. Kasama dito yung ginamit kong IGMP. IGMP. Ganito yung nakuha ko sa IGMP eh. Mga personal. Eto, tukso. Dito tayo. So ayan, tanaw dito sa taas syempre. Ayaw ang hangin dito guys. Tanaw dito sa taas yung altar. Ayun si Kuya Antonio guys. So pasayin yung birhen. Ayan. Diba? Nandito sa taas yung mga standarte, mga replika ng mga kanya-kanyang images and private images. Ito replica, ano to? Yung official replica? Ay, ano, parang may Okay. Ito yung sa Maynila. Makinaya. Makinaya. Ganda. Ay, ang ganda naman ito. Ay, mas kuya mo ito, ganun. Replica procession. Uy, ang ganda oh. Actually, ang ganda pa ito guys. Ang dami. Hanggang kailan na lang ito? Ay! Oo nga no. Hanggang kailan na lang itong exhibit na to? Hanggang segundo. Ah, hanggang segundo fiesta. Oo nga ano. Papasok tayo doon sa pinaglalagyan ng birhen dito sa likod. So, kapag walang event,
dito pupuntahan ang Beer Head? Ayan yung original na San Roque. Ay, ito. Ay, ito. Ay, ito. Dito nakalagay yung Soledad. Kapag... Di ba ito yung mga angel na naandun sa galyon? Pas ito yung dating naandito. Ah, yun nasa altar. Lagay ng corona. Yeah, tapos yung nasa likod lang. Yung relic ni San Roque. Diyan din po nakalagay. Ay, ang galing. So, isahan lang talaga, ni. Hindi siya ilalagay ngayon. Ewan ko lang. Kasi maganda yung lalo. Oo, ito yung nasa harap. Oo. Apo. Kanino mo sa harin yan? Ay, minsan nilalagay. Sa, galing. Guys, na ang Berhe ng Soledad ay minsan ang tinawag rin na may isa siyang title na Luz de Filipinas and Nanay Choleng kung kilalanin dito sa bayan ng Cavite, no? So, ganun siya, ganun ka-famous ang devotion dito sa Berhe ng Soledad. Berhe ng Soledad, may isa rin dinaray dito ang imahe. Imahe ng Nazareno, so ito yung isa sa mga lumang imahe dito. Yung isa sa mga lumang imahe ng Nazareno. Dito siya nakadambana, samantalang yung replica ng Berhe ng Soledad ay naandun. Pero ngayon, ang naandun ay yung original. Ayan. Yung San Roque, naandun siya. Naandun, naandun. Yun yung unang Kasi bago yung intro. I-intro na. Nandito. Ito ay ang sabi nila, Ermita de Porta Vaga. Yan. Ito ay isang landmark na lang. Hindi alam dito kung saan literal na itayo yung mismong kapilya. Pero mula sa simbahan ay naglakad naman kami patungo sa dating pinagkakalagyan ng Porta Vaga kung saan pinaniniwala ang nagpakita ang mahal na Birheng Maria. So, dito yon. Dito, ito tong area to. So, kapag pumunta kayo dito, ito makikita nyo. Ito, ito. Yan. Well, hindi yan napapasok ng tao. Kasi kalahati lang yan. Kasi ang likod niyan ay covered court. Ayun. As in, ganyan lang siya. So, ito ay isang malawak na parte. Ayan o. Kasama ko sila. Yan. At mga ilang minuto lang ay bumalik na kami sa simbahan para magpa-bless naman ang aming mga replicas at nag-prepare na rin pa uwi. Isang napakagandang pilgrim na naman ang natapos at isang napakagandang memories na naman ang nadagdag. Hopefully makabalik tayo uli dito sa Cavite at makaisa sa kanilang kapistahan. Kita-kits sa ating next pilgrim.